What is up? Si Mark Flores ulit ito at welcome back to my channel, mga idol. Kung kayo ay interesado mag-drive pero wala kayong ka-experience at wala kayong kaalam-alam tungkol sa sasakyan at sa pagda-drive, ginawa ko ang video na to para sa inyo. Alam nyo mga idol, ang pagda-drive, confidence yan. Mas confident ka, mas gagaling ka sa pagda-drive. Ngayon, para maging confident ka naman sa pagda-drive, dapat alam mo ang buong part ng sasakyan at ang mga signs at mga rules sa driving. Ngayon, pag-aaralan natin ay yung parts muna ng sasakyan. Pagsakay natin ng sasakyan, ang unang gagawin natin ay i-adjust yung ating seat. Paano natin gagawin yon? Hawak muna tayo dito sa manubela. Tapos dito, pipisilin natin yung lever. Tapos hihilahin natin ating sarili, ating upuan para mas may adjust yung ating pagkakaupo. Meron din dito sa gilid pinipisil para sa height adjustment, para kung maliit ka, mas itataas mo yung upuan. Kasi maraming drivers maliit eh. Ang susunod, yung ating manubela. Meron yung pinipisil dito, okay, para may adjust din natin yung manubela. Kapag comfortable na tayo sa pagkakaupo, ang sunod natin gagawin, seatbelt. Okay, pag okay na yung pagkakaupo natin, seatbelt na. Pagkatapos, start na natin yung sasakyan. Paano natin i-start yung iba? Push button. Yung iba naman, katulad na ito, sinususi pa. Merong apat na switch options to mga idol. Yung una, yung lock or off. Yung pangalawa, yung ACC, ibig sabihin accessory. Kapag nakaswitch dyan yung susi, ma-access nyo yung radyo lang ng inyong sasakyan. Yung pangatlo, yung on. Kapag nakaswitch niya dyan, pati yung inyong electronic window, yung inyong mga fan, ma-access nyo na. Yung huli, yung engine start. Para ma-engine start mo yung sasakyan, aapakan mo muna yung clutch. Dito meron naman tayong temperature control para sa aircon. Kung gusto natin mas malamig, ito yung switch. Ito naman yung ating fan. Kung gusto natin mas malakas yung buga ng hangin or aircon. Tapos yung in or out air circulation, kung gusto natin yung hangin sa labas papasukin sa pamamagitan ng ating mga aircon. Tapos yung ating air directions, kaya iba't ibang directions ng aircon. Meron yung defogger, tapos aircon switch on or off. Yung defogger, yan yung pangwala ng fog sa likod. Yung mga guhit-guhit sa likod natin sa salamin, yan yung defogger. Ito naman yung ating wiper control. So, depende sa model ng sasakyan. Yung iba merong option ng interval, yung iba wala. Ito meron. So, mapipili ko kung ilang seconds yung kanyang interval. So, makikita mo dito yung iba't ibang options. Yung off, yung gamit ng interval, tapos yung fixed interval ng low at high. Sa kabila naman yung control natin para sa ating ilaw, yung ating headlights. At kung may fog lights, dito rin yun. Ginagamit din natin to para mag-signal to left and to right. Magsisignal light tayo kung tayo ay mag-overtake or tayo mag-change lane or either liliko tayo sa left or right. Kapag ipupush forward mo naman ito, ma-activate yung iyong high beam. Yung kulay blue na yan na nakikita nyo sa screen ng inyong sasakyan, ang indicator na naka-high beam kayo. Ginagamit lamang natin to kapag madilimandan at gusto natin mas malayo yung maabot ng ating ilaw. Pero, madalas nakakasilaw to ng ating mga kasalubong na sasakyan, kaya mas maganda lagi tayo naka-low beam. Dito mo ma-check kung gaano ka nakabilis. Dito naman kung gaano nakarami o kaunti ang iyong gas. Dito kung gaano kadiin yung apak mo sa accelerator pedal. At syempre, para maiwasan ng overheat yung iyong engine temperature. Ito naman ang ating hazard signal button. Kapag naka-on yan, makikita mo yung dalawa mong signal lights na sabay nagbi-blink. Signal yan sa ating kapwa motorista na mayroong problema yung ating sasakyan or nag-aayos tayo ng ating sasakyan. Ito naman ang pedals ng ating mga sasakyan. Yung accelerator pedal o yung gas pedal, inaapakan natin yan para magkaroon ng power to accelerate yung ating mga sasakyan. Yung nasa gitna naman o yung brake pedal, inaapakan natin yan for slow down at saka para sa full stop. Dalawa functions niyan. Yung clutch pedal naman na wala sa automatic cars, tatlo ang functions. Sa pagpapalit ng kambyo, inaapakan din natin yung bago mag full stop at dahil dyan, meron na rin tayong konting acceleration.
I-click nyo lang yung link na ipopost ko sa description ng video na ito para mas matuto kayo sa mga pedals na yan. Ano ba yung tamang apak sa pedals? Ang tamang apak sa pedals, hindi itong daliri ng paa, hindi itong gitna ng paa, hindi yung pinakasakong nyo, kundi ito. Yan, yan ang pang-apak nyo sa pedals. At ang apak sa gas, hindi mabigat, hindi bigla, kundi dahan-dahan lang. Okay, dahan-dahan lang, para lang pinipitik mo ng konting-konti lang. Ito naman yung handbrake, ginagamit natin to tuwing tayo nagpa-park, itinataas natin para hindi gumalaw yung sasakyan. Ginagamit din natin to sa mga uphill driving para hindi ba-aatras yung ating sasakyan kapag ka nakatigil tayo sa traffic. Ngayon, ito naman ang ating gear. So hanggang 5 to, tapos yung R, ibig sabihin niya reverse o yung atras. Kaya nga reverse eh. Sa mga baguhan, gear 1 at gear 2 lang muna yung ating pag-aaralan. Sa pag-change gear o sa pagpalit ng gear, aapakan muna natin ng sagad ang clutch. Tapos ipapasok natin sa gear 1, for example, katulad nito. Para mas matutunan nyo kung paano magkambyo, isishare ko muna sa inyo kung ano ibig sabihin ng engine brake. Ganito yan, yung bawat gear natin sa ating sasakyan, mayroong specific or specified speed limit para sa kanila. For example, yung ating gear 1, ang specific o specified limit lamang sa kanya ay hanggang 10 km per hour. Ibig sabihin, kahit anong apak mo sa gas, hindi na yan sosobra sa 10 km per hour. Ngayon, yung second gear mo naman is between 10 km per hour to 20 km per hour. Ibig sabihin, kahit anong apak mo sa gas, hanggang ganun lang yung kanyang itatakbo. Ibig sabihin, habang bumibilis yung takbo ng iyong sasakyan, itinataas mo rin yung number ng iyong gear. Halimbawa naman, naka-gear 4 ka, pero yung speed mo sa speedometer, pang gear 2 lang. So, pwede mo siyang ibaba ng gear 2 na hindi na dumadaan sa gear 3. Pero dahil iba't iba ang laki ng sasakyan, iba't iba ang lakas ng makina ng sasakyan, yung iba't ibang sasakyan, merong specific limit ang kanilang bawat gear. For example, sa parehong apak mo sa gas pedal, yung isang sasakyan umaabot ng 20 to 30 km per hour lang. Pero yung isang sasakyan na mas malakas, kaya niya nang tumakbo ng 30 to 60 km per hour. Kaya since baguhan ka pa lang sa pagdadrive, sa pagtataas ng iyong gear, from gear 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, or 4 to 5, ang titingnan mo dyan yung iyong RPM. Every 2,100 RPM to 3,500 RPM, mag-change gear ka. Depende na lang sa bigat ng iyong sakay. Tandaan natin mga idol, pag tumataas yung number ng ating gear, let's say number 5, humihina naman yung ating torque. Yung torque, yun yung lakas ng pagkayod ng ating gulong. Ibig sabihin, kapag mga paahon na daan o yung mga uphill, mas gagamit tayo doon ng mababang number ng gear. Let's say number 1, number 2. May mga uphill naman na kahit number 3 or 4 pwede natin gamitan kung tayo ay nakabuelo. At syempre yung letter N. Yung letter N ay ibig sabihin niya neutral. Kapag nandyan sa line na yan ang iyong kambyo, kapag ginalaw-galaw mo siya dyan back and forth sa line na yan, ibig sabihin nasa neutral position ang iyong kambyo. Kapag nandyan ang iyong kambyo, kahit anong apak mo sa gas, hindi aandar ang iyong sasakyan. At syempre ang letter R for reverse, ginagamit natin para umatras. Para matuto kayo ng tamang pag-atras, meron akong ililink na video sa description ng video na ito. So mga idol, yun lang yung basic na dapat natin malaman kapag ka mga baguhan tayo sa pagdadrive. Ngayon, kapag napanood nyo na tong video na ito, panoorin yung isang video na ginawa ko paano mag-drive ng manual transmission na sasakyan. So subscribe lang kayo for more videos at para mas tuloy-tuloy yung pag-aaral nyo, mas matuto kayo ng pagdadrive.